Ngayong araw, samahan nyo na naman nga ako magluto ng aming pananghalian. Dati kasi, lahat ng mga kinakain ko ay binibili ko nga lang na luto na. Dahil mayroon na nga lutuan dito sa my pwesto, mga kamom, ay syempre magluluto na nga tayo kaysa naman bumili. Sobrang mahal pa naman. Dahil nandito nga kami sa may Talipa pa, bali andito nga lang sa likod yung palingke, mga kamom, ay kaya dito na nga lang bumili si mama kasi bawal nga lumabas dito sa kampo. Kapag sinabawan mo kasi itong pink salmon, mga kamom, ay talagang sobrang lasa talaga at malinam na. Kahit kaunting seasoning nga lang yung ilalagay mo dito, mga kamama, ay talagang malasa na kasi nga itong sisdang ito ay malasa talaga. Yung iba nga, mga kamama, ay talagang hindi na nga niluluto kaya nakain na nga itong hilaw. Pero dito sa amin, mga kamama, ignorante ang mga tao dito kaya hindi namin kayang kainin na hilaw ang mga isda. Char. Mili nga din pala ng kangkong si mama, mga kamama. Ang sabi pa nga niya ay huwag ko na nga daw sanang sahugan ng mga gulay. Kaso nga lang pinili ko siyang bumili para naman kahit papano ay may gulay itong ulam natin. Pinabili ko nga din siya ng kamatis kasi mas masarap talaga pag may kamatis nga itong sinigang nga natin. Kapag hindi mo kasi nilagyan ng kamatis at saka yung mga gulay nitong sinigang natin ay siyempre wala talaga tayong gaganahang kakain na pag ganun ng itsura. Ako kasi yung tipong pag nagluluto talaga ako, mga kamama, ay talagang kumpleto talaga yung nilalagay ko. Tapos siyempre pag sinigang talaga ay may kamatis. Sobrang mahal kasi ng kamatis, mga kamama, kaya nagdadalawang isip yung mama ko na bumili nga ng kamatis. Nahugasan ko na nga yung mga kangkong at saka yung mga isda, mga kamama, nilagay ko na nga dito sa may kawali. Iniwa ko nga lang itong mga sibuyas at saka yung luya, mga kamama, bali hindi na nga pala ako maglalagay ng bawang dito. Dito kasi sa loob ng kampo, mga kamama, ay sobrang mahal talaga ng bilihin kaya kailangan talaga nating magtipid. Kaya dalawang kamatis nga lang yung binili ni mama, tapos yung isang kilo nga niyang salmon ay mga 190. Tapos isang punggos nga lang na kangkong, bali 10 piso nga lang itong punggos ng kangkong dito kasi mura lang talaga ito. Pag sa lugar nga namin yan, mga kamama, ay panigarado talagang kukunin nga lang sa may karaya. Pero pag nandito ko talaga sa may city, mga kamama, ay binibili mo talaga lahat. Nung nailagay ko na nga yung mga kulay niya, mga kamama, bali nilagay ko na nga sa may kalan para na mapapakuluan na nga natin. Nalagyan ka na nga ng mga pambalasa gaya ng masisuling at saka yung asin niyan nga din inapuyan ko na nga. Hihintayin nga lang nga natin itong kumulo. Pag kumulo na nga, bali lalagay na nga natin yung kangkong. Bali madali lang naman maluto yung pink salmon dyan, mga kamama, at talagang mahirap lutuin tong kangkong. Kaya yan, sinabay ko na nga nung kumulo na. Wala na akong ibang alam na luto ng spring salmon, mga kamama. Minsan inaadubo ko din to, pero yung iba hindi ko nang alam yung klase ng luto nitong pink salmon. Pag mayroon nga kayong mga alam na luto nitong pink salmon, paki-comment down below. Para naman nang matry ko ang lutuin. Diyan nga, hihintayin nga lang natin maluto yung kangkong, mga kamama, pero wag natin i-overcook kasi nga hindi pwedeng ma-overcook yung kangkong. Bali, naglagay na din pala ako ng pampaasim natin dyan. Bali, kalamansi nga itong nilagay ko kasi nga ayaw ko nga bumili ng sinigang. Dami kasing stock ng kalamansi dito sa bahay, mga kamama, at yan nga, hindi na nga ako bumili para naman hindi na tayo maggastos. Hindi kasi ako masyadong nagluluto ng sinigang kaya hindi na nga ako bumili ng nakasashi ng sinigang at ito na nga lang kalamansi para naman mas malasa. Pakukuluan lang nga natin ito hanggang maluto nga yung kangkong at saka yung nilagay nating kalamansi para naman hindi mangamoy yung asim, mga kamama. Ganito talaga yung mga ulam na nakakatakam at sobrang sarap higupin, lalong lalo na pag umuunan at sobrang lamig. Pakukuluan ko nga lang ito ng bahagya, mga kamama, at nang nakita ko na ang luto na yung kangkong, pinatay ko na din yung apoy. Meron din kasi kaming kasamang mga bata kaya yan may sabaw yung ulam namin. Yun lang. Salamat.